Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, Popoy at Bea. Magandang araw din sa mga kamorkada. Matagal na akong fan ng M.O.R. Pero yung mga pang-umagang programa ang mas madalas kong inaabangan nung nasa radio pa kayo. At masasabi kong bago-bago pa lamang ako sa Dear M.O.R. Dahil 2019 pa nung nag-start akong makinig at maging fan ng programang ito. Napasulat ako sa inyo kasi meron akong gustong paringgan. Alam ko kasi na napapakinggan kayo worldwide. Tapos nandyan pa yung Spotify at yung YouTube accounts ng Dear M.O.R. At ang taong gusto kong paringgan ay yung taong nag-introduce mismo sa akin sa programang Dear M.O.R. Yung tao kasi na yun ay silent but an avid listener ng programa. Hindi niya alam na susulat ako. Pero pagka narinig niya ito, for sure, malalaman niyang siya yung tinutukoy ko. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Tope. I'm in my early 20s at taga dito ako sa Batangas. Pero ang kwento ko nga pala, Popoy at Bea, ay hindi sa sentro sa present time. Siyempre, uumpisahan natin ang lahat from the past. Kung saan nag-ugat ang lahat. Sabihin na nating usapang first love muna tayo. Popoy at Bea, first time kong ma-in love nung mga bandang 14 to 15 years old ako. High school pa lamang ako noon. And I fell in love with a very special girl. Itago na lamang natin siya sa pangalang Anne. Si Anne ay nuknuka ng ganda, Popoy at Bea. Siya yung tipo ng babae noon na untouchable para sa mga katulad kong kutong lupa lang kung ituring. Siya yung tipo ng babae na palaging kinukuhang muse sa mga events in and out of school. Palagi rin siyang kasama sa mga sagala at kung ano-ano pang mga parada na hindi lang sa lugar namin kundi sa mga karatig probinsya rin. Buti na lang talaga at hindi siya nag-artista. Kasi kahit papaano, ay may chance pa rin akong kausapin siya. Yan eh, kung may lakas ako ng loob, nalapitan siya. Bray! Bray! Oh! Anong plano? Kakain ba tayo? Dodota? O tambay tayo ka ng Cedric? Parang di mo alam ang gagawin mo. Ano kasi? Oo, ano na naman? Kailangan ko umuwi na maaga eh. Dahil? Samahan mo kaya ako? Dahil? Uuwi kasi mamayang gabi si Papa galing Pangasinan. Di ba sabi ko sa'yo nakadestino ng ilang buwan doon si Papa? Oo. Ayun nga, makakarating siya sa bahay mamayang gabi. So, kailangan namin maglinis ng bahay. Ng kwarto ko lalo na. Alam mo naman yung mga parapernalia natin, di ba? Hahanap ako pa ng pangmalupitan taguan. Parapernalia? Anong parapernalia? Yung mga ano, alam mo na. Ha? Alam mo na. Yung kaderder mong koleksyon. Wow, nagsalita kang hindi na kinabang ah. O anong silbi ko? Ba't ako pupunta sa inyo? Tulungan mo ako maglinis syempre, para mabilis. Tapos pabili na lang tayo kay mama ng pizza, ganyan. Dali na, para naman hindi mo salimuot yung buong hapon ko. Panigurado namang salitan sa utos ni mama tsaka ate. Ha? Ate? Si ate, si ate, Ana, sa bahay? Malamang, doon nakatira yun eh. Di, ang ibig ko sabihin, wala siyang klase? Ang alam ko, wala. Nag-text sa akin eh, agahan ko daw uwi. Dami daw gagawin. So ano, sama ka? Sama ko na dali, para mahiya si na ate utos-utosan ako. Hindi, sama ko. Hindi, ayoko pa kasing umuwi, kaya sige, sa inyo na lang ako tatambay. Ayos! O tara! Tara! Teka, daan muna tayo sa banyo. Parang amoy floor wax tayo eh. Kakaya naman kay ate mo. At saka sa mama mo na rin.
Oo, sa mama mo rin. Tara, pasok. Iwan mo lang sapatos mo dyan. Gigi. Diyan ka muna. Bihis lang ako ha. Merienda muna tayo bago tayo maglinis. Nagluluto si mama ng turon. Oo nga eh. Amoy ko nga. Ang bango. Nakakagutom. Parang gusto ko ate mo. Oh! Ha? Si ate Ann, si ate Ann. Ba't mo mabulong ka? Wala. Uy, may bisita pala tayo. Hi Tupe. Long time no see ha. Ha? Sabi ko, ngayon lang kita ulit nakita. Ano yung dala mong basket, ate? Mga damit ko. Tutupiin ko na. Dami ah. Halatang 10 taon bago maglabay. Kawawa naman si mama. Hoy, akong naglaba neto, no? Hindi. Tupi, bihis muna ako ah. Taka, mamaya na. Ngayon na, gago. Init eh. Uy! Ma, dito na ako, ma. Kumusta? Ha? Po? Po? Ha pala, ha? Tinatanong kita kung kumusta. Classmate mo si Bride, di ba? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Medyo. Tama yan. Medyohan nyo lang. Huwag masyadong seryoso, ha? sa pag-aaral, ganun. Pero sa ibang bagay, siyempre dapat seryoso. Hmm? Ibang bagay? Gaya ng... Sa ano? Sa pag-ibig, ganun. Ha? Huh? Ano ka mo? Sa pag-ibig? Seryoso ba yan? Ang corny mo, ha? Ha? CR lang. CR lang ko, ate, ha? CR ako. Sige. Alam mo naman kung saan, di ba? Dalihan mo na, Tope. Dalihan mo na, maglakad. Bilisan mo na. Oh, Tope! Ay, hello po, tita. CR lang po ako. Oh, sige. Tapos magme-merienda na tayo, ha? Sige po. Ano kasi yung series, ha? Sana sinabi mo na rin, iniirog kita, ano? Bumbo! Hindi ka nag-iisip pa kayo. Paano na? Ano mo kaya harap mo, ha? Buisit ka pa mo, ha? Ay, Tupe! Ate Ann? Ay, sorry. Tupe, paglabas mo, pakisabay naman yung isang basket dyan. Basket? Basket? Ha? Ay! Nakita ko na ate yung maliit na basket. Oo yan. Dalhin mo sa sala ha. Tutupiin ko pa rin yan eh. Oo, sige. Pag-ilamas na nga lang muna. Ang butang nasa basket. Panty. At bra. Yan. Bakit mo sinusubok ang pagkatao ko? Pero huwag kang mag-alala, Ate Ann. May respeto ako sa'yo. Hindi ko hahawakan ang banal mong panty at bra. Safe sa akin yan. Safe yan. Umayos ka, Tupi. Umayos ka. Umayos ka kay Ate Ann yan. Alright. Tara na, labas na tayo. Ate, ito na yung yung laundry mo. Popoy at Bea, yes, nahulog ako ng malala sa kapatid ng tropa kong si Brian. At hindi lang basta kapatid, kundi nakatatandang kapatid.
Mas matanda sa amin si Ate Ann ng 3 taon. Si Ate Ann at nasa legal age na si Ate Ann when I first met her. But that did not stop me from falling in love with her. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakaganda talaga niya. Marami na magaganda sa lugar namin, pero yung ganda niya ang talagang pumana sa puso ko ng todo-todo. Sa totoo lang, 10 years old pa lang ako, crush ko na talaga si Ate Ann. Lalo lang lumala habang tumatanda ako. At ayun na nga, from crush naging love na by the time I reached high school. She's always on my mind. Literal pala yung halos minuminuto, sumusulpot siya sa isipan ko. Habang kumakain, habang naglalakad, at kahit habang naglalaro ng basketball, umeeko sa utak ko ang boses ni Ate Ann. Dumadaan yung mukha niya. At kapag naiisip ko siya, medyo sumisikip ang dibdib ko sa kilig. Pero hindi lang ako sa pisikal na aspeto na in love, Popoy at Bea. Ate Ann is beautiful on the outside as well. And phenomenal on the inside. Mabait siya, Popoy at Bea, matinong babae, kumbaga, unang tingin mo pa lang, alam mong hindi siya basta-basta. At lalo pa nga siyang gumaganda dahil na rin sa kabaitang taglay niya. Tabi. Uy! Morning, Tay. Pasok ko na ba? Opo, paalis na po ako. Anak. Po? May baon ka pa ba? Opo, meron pa naman po. Tipirin mo muna, anak, ha? Madedelay kasi yung pasok na sweldo ko. Bagkos, medyo kulang pa kasi. Matagal akong hindi nakapasok, di ba? Gawa nung trangkaso ko. Opo. Kaya naman, hinay-hinay lang sa gastos, ha? Magbaon ka nang pwede mong ibaon mula dito sa bahay. Ayos lang ba yun? Sige po, Tay. Ako na pong bahala. Pero, Tay. Wala po. Sige. Ingat sa pagpasok, nak, ha? Okay po. So, paano? Goodbye, Shomai Rice muna tayo ng ilang araw. Ay. Tupi. Ano yan? Ensaymada? Ah, oo. Ensaymada lang kakainin mo? Hindi ako masyado gutom eh. Weh, kailan nangyari yun? Siyempre never nangyari yun. Bakit tinapay lang binili mo? Walang budget, Brad eh. Kulang sweldo ni AirPods. Malapit na deadline ng bayad sa field trip, di ba? Hindi umabot yung sweldo ni tatay. Ay, ganun? Halika na dito. Humingi ka ng extra plate kay ate. Hati na tayo dito sa order ko. Pang 2 tao naman to eh. Di okay lang. Ulul! Pero eto na, hihingi na ako ng plato. Ako naman eh, hindi tumatanggi sa biyaya. Alam ko naman. Actually, hindi kita mag-offer eh. Medyo matagal nga eh. Sira ulo. Boyo, lagay mo nga to sa area mo. Ano to? Pagkain, malamang. Kanin, ulam? Pagkain natin yan mamayang tanghali. Ikaw na humawak. Dala ko project ko, baka mayupi eh. Wow, ayos ah. Sinabi ko lang pulubi ako, biglang may dala ka ng ganito. Tingin mo ginusto ko magdala ng ganyan? Ha? Tsaka,
Yung para sa field trip mo pala. Oh? Huwag mo na alalahanin yun ha. Bayad na tayo. Tayo? Paano tayo? Bayad na ako? Eh hindi pa naman ako nagbabayad, di ba? Okay na nga, binayaran ko kay Ma'am Joyce kanina. Lobrad, okay ka naman yata sa pagiging generous mo. May pabahon na, may pasagot pa ng field trip. Nox, type mo ako ano? Tarantado, galing sa utol ko yan. Ha? Galing kanina? Si ate nagluto niyang ulam. Eh sabi ko, sakto, nagtitipid tayo pareho para sa field trip. Tapos, ayun, pasensya nga pala. Nakwento ko kay ate na lihado ko sa budget gawa ng tatay mo. Kaya ayun, binigyan ako ng pera, bayaran ko na daw field trip natin. Tsaka, ayan niya, pinagbauna niya tayo. Oh, ba't sama ng tingin mo sa akin? Ako talaga boy, pag pinagtitripan mo lang ako ha. Oh, gago, ba't ko gagawin yun? Yung totoo nga. Anong totoo? Oo nga, si ate nagluto niyan, siya rin nagbigay ng pambayad. Kita lulukohin, parang sirato eh. Di nga, si ate ang talaga may gawa nun? Oo nga, parang sirato eh. Tingin mo gagastosan kita? Sa akin nga kulang na allowance ko eh. Tsaka, tingin mo marunong ko magluto? At ba't kita pagluluto, sino ka ba? Di nga, si ate ang talaga nagluto nito? Para sa akin? Ay, sa atin? Oo nga, teka nga. Bakit ba? Big deal? Wala, hindi. Siyempre nagulat lang ako. Bait kasi ng ate mo eh. Minsan, depende. Tara, kainin na kaya natin tong... Uy, huwag mong bubuksan yan. Baka mangamoy sa classroom, sira. Ako na pala mag-uwi ng Tupperware, ha? Yan ang hindi pwede. Sasapakin ako ng nanay ko, gago. Ako na lang maghuhugas. Timang, siyempre babalik ko rin mamaya. Dahil na ka sa inyo. Anak, saan ka pupunta? Alas 8 na. Ah, kina Brian, tay. Sasauli ko lang po itong mga Tupperware ng mama niya. Tapos naman na po ako maghugas ng plato eh. Tapos doon na po ako kina Brian gagawa ng assignment. Ay, kagastos ka na naman ng pamasahe. Sinabi ko na nga sa'yo magtipid ka. Lalo na ngayon, nag-iba na yung sitwasyon. Po, paano po nag-iba yung sitwasyon? Eh, magkakatanggalan sa trabaho ko. Mukhang kasama ako sa listahan. Di ata maganda yung nag-antay muna ako gumaling bago bumalik sa plante. Tat pala kahit nag-aapoy na ako sa lagnat, pumapasok pa rin ako. At dapat mala-immortal ako na hindi tinatablan ng sakit. Tay, paano po pag natanggal kayo? Eh di wala. Maghahanap tayo ng lupa sa paligid at magtanim na lang ng kamote. Po? Ah, basta tope. Sundin mo na lang ako. Huwag ka ng gastos ng gastos. Pumirmi ka muna dito. Maglalakad na lang ako pa. Anak ng... Kailangan ko po talaga mabalik tong Tupperware ng nanay ni Brian. Dahil kung hindi, baka sila po yung magpunta dito. Ano ka mo? Hoy, tupe! Hoy! Bumalik ka dito! Nabalik din ako kagad, tay! Yan, malapit na ako kay Labray. Diyos me. Pawis na ako. Basa na yung t-shirt ko. Paano pa ako magpapakita kay ate Aneto? Kahiya. Palabasin ko na lang kaya si Bre para kunin tong Tupperware. Tupe? Ba't ay? Pawis na pawis ako. Oh, anong ginagawa mo rito sa labas? Tara, pasok ka. Hindi na ate. Nakakahiya eh. Andugyut ko na. Bale, pakiabot na lang po to kay tita. Itong mga Tupperware tsaka take yung nga po pala dun sa... Oo. Ba't lumalayo ka? Hindi kasi. Uwi na rin ako eh. Hoy, halika nga rito. Pumasok ka muna sa loob. Hindi na ate, hindi na. Tupe, huy! Uwi na ako ate. Tupe! Next time na lang ate, salamat sa ulam tsaka sa... Tupe, isa! Huwag mong antayin mapikon ako ah, kinakausap kita. Sorry. Sorry ate Ann. Ay, halika nga rito. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Bakit parang aaning-aning ka? Tsaka, ba't pawis na pawis ka? Sorry. Bakit nga? Tumakbo ka ba? Hindi. Ano kasi, naglakad lang ako. Naglakad? Galing saan? Sa sakayan? Huwag mo sabihin galing ka sa bahay niyo, ha? Parang ganun. Ay, kumusta ka?
Ayos ka lang ba? Oo, oh, ayos lang ate, ayos lang. Tope. Hmm? Eto, usapang matino. Usapang seryoso. Bakit ate? Kapag may problema ka, kapag may kailangan ka, lalo na sa pera, lapitan mo ko. Sa akin ka humingi ng tulong. Naiintindihan mo, ha? Actually, kahit hindi sa pera, kapag may problema ka sa family, even sa love life, basta anything na bumabother sa'yo, lapitan mo lang ako, ha? Huwag kang mahihiya sa akin. Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ako na siguro yung pinakamatinong tao na pwede mong makausap. Si Brian? Ay nako, ano mapapayo nun sa'yo? Eh nagdadabog pa nga yun kapag inuutusan eh. Seryoso ako, okay? Okay? Okay ate. Kahit hindi bilang ate. Po? Kahit bilang... bilang kaibigan. Sige ate, tatandaan ko yan. Good. Halika, punta tayong tindahan. Libre kita ng ice cream. Ang init, no? Para naman lumamig ng konti ang pakiramdam mo bago ka umuwi. Eh, paano po si Bri? Isama natin? Wag na. Ako unang nakakita sa iyo eh. Ako nang bahala dyan sa mga Tupperware. Iwan mo na lang dyan sa upuan. Hindi mawawala yan. Sure ka? Oo, sure ako. Minsan na nga lang kitang masolo eh. Kaya wag na si Bri. Tayo na muna. Popoy at Bea, Ate Anne is such a kind, loving person. Well, sige, hindi naman siya perfect na mabait na tao. Meron din naman siyang taglay na kasungitan o kasupladahan. Pero sa ibang tao, at depende sa sitwasyon yun. But when it comes to me, never niya pa akong nasungitan. Never pa siyang nagalit sa akin. Yung tolerance nga niya sa akin ay mas mahaba pa kaysa sa sarili niyang kapatid na tropa ko, si Brian. And it's safe to say siguro, Popoy at Bea, na Ate Anne made me feel special in a way. Palagi kasi siyang nandyan para sa akin. Lahat ng problema ko ay sinusubukan niyang solusyonan. Madalas niya akong yayain na tumambay. Madalas rin niya akong utus-utusan. Aaminin ko, nung una ang tingin ko lang sa kanya ay isang admirable na nakatatandang kapatid. But I had a hard time keeping it that way. Nahirapan talaga akong hindi siya tignan ng higit pa sa ate ng kaibigan. Kasi kahit anong pilit kong maging inosente ang lahat, I eventually saw her as a woman. A woman I want to be with. Siyempre, I kept it to myself for a while kasi nga bata pa naman ako noon. Pero ibang usapan na nung tumuntong na nga ako ng 18 years old. Nagkaroon ako ng confidence bigla. Parang feeling ko may gate na nabuksan. Kasi legal age na rin ako gaya ni Ate Anne. Sabi ko noon sa sarili ko, I think I am man enough para kay Ate Anne already. I think oras na para iparamdam sa kanya na pwedeng-pwede niya na akong tignan hindi lang bilang isang bata, kundi bilang isang lalaki na kapantay niya. Ano? Dugas mo naman. Kanina ko pa hinihingi sa yung bola eh. Walang naririnig. Sorry, ang ingay dito eh. Sus! Palusot ka pang hype ka. Ako na nga. Break muna. Uy. Hoy, ikaw. Kanina ka pang bangko dyan ah. Minsan na lang natin masolo tong basketball court tas wala kang imang ginawa kung dito tumingin dyan sa cellphone mo. Ano ba? May jowa na ba tayo ah?
Wala. Parang tinatamad lang ako maglaro. Bingin tubig. Oh. Oy, totoo. Ayos ka lang ba? Para kasing ilang araw ka ng ganyan eh. Ilang araw na, no? Parang wala sa sarili. Parang malalim lagi yung iniisip. Ah, sige na, sabihin mo na. Ano problema mo? Ano pat naging magtropa tayo kung wala rin naman akong silbi sa'yo, di ba? Sira. So ano nga? Nakapatay ka ba? Gago? O, sinong gago sa ating hirap na hirap magsalita? Anong isipin ko? Sige. Kung iba pa kausap mo, baka nalayasan ka na. Dali na kasi. Eh, hindi naman kasi ganun kadali yung sasabihin ko. Ito, makikinig na lang at atpe. Okay, ano na nga? Eh, Brad. Oh. Bale, magpapaalam lang ako sa'yo. Saan ka punta? Magpapasintabi actually. Lu! Ano yan ha? Bray, okay lang ba kung... Kung manligaw ako sa ate mo? Lu, seryoso ba? Seryoso ako, Timang. Manliligaw nga ako sa ate mo. Wow, biglang di masabi yung atean. O ano, ayos lang? Uy, totoo ba? Baka ginugood time mo lang ako ha? Totoo nga. Tingnan mo pa phone ko, puro picture ng ate mo. Uy, tingin. Lo, totoo nga. Uy, may gusto ka kay ate? Ikaw, ilam ka sa ate ko? Di ba parang ate mo na rin ate ko? Oo, yun ito? Bruh, not my sister bruh. Sa utak ko para lang tayo magkakapatid. So parang yung ate ko at yung twin brother ko ay magkamabuti. Bruh, di ko ma-imagine bro. So ano? Wag mo muna ako tanungin bro. I can't pare. Well, sorry ka. Dahil una sa lahat, hindi tayo magkadugo. Ikaw siguro matuturing ko pang kapatid pero si Ann? Hoy, kaswal na kaswal ah. Ever since nakilala ko siya, hindi ko pinangarap na maging nakababatang kapatid niya. So, ibig sabihin all this time, kayo ni ate may something? Ayun nga eh. Wala. Wala pa siyang alam. At walang iba nakakaalam kundi ikaw pa lang. At talagang inuna kita kasi ayokong isipin mo na binabypass kita or what. Saka ayokong magkagulatan na lang tayo kung sakali mong maging girl. Wag mo nang ituloy. Gets ko na. May gusto ka kay ate. So ano nga? Okay lang ba manligaw ako? Pag sinabi ko bang hindi pwede, hindi mo rin itutuloy? Itutuloy? Ota mo, kaya huwag ka magtanong. Gawin mo na lang kung anong gagawin mo. Titiisin ko na lang makita ko yung dalawang... Basta labas ako dyan ha. Ano mang mangyari dyan sa balak mo, tropa pa rin tayo ha. Tsaka huwag niyo ako itadami sa mga issues niyo kung sakali ha. At higit sa lahat, ayokong papipiliin niyo ako kapag nag-away kayo. Eh, oo naman. Pero Brad, kurado ka? Ate ko talaga? Ano nagustuhan mo dun? Balasubas yun eh. Wala na Brad. Hopeless case na ako. Tanging makakaayos na lang sa akin si Ann. Yung ate mo. Ibang klase. Kanina lang ate Ann ka pa ng ate Ann ha. Tapos ngayon Ann na lang. Bahala ka nga. Yuck. Okay lang ba itsura ko? Hindi ba ako mukhang libag? Pwede na yan. Wala naman ang i-improve sa pagmumukha mo eh. Tara na, pasok ko tayo sa bahay. Sabi ni mama, kanina pa daw umuwi si ate. Wish me luck, Brad. Wish me luck. Oo, okay. Best wishes. Ma! Andito na kami! Saan si ate? Pasabi doon na lang siya sa kwarto niya. Uy, ano pa naman yan? Joke lang, ma! Saan si ate? Eh bakit nagbago na naman yung isip ninyo? Ang gulo-gulo nyo naman eh. Akala ko ba okay na? Tapos ngayon iba na naman yung pinagsasasabi ninyo. Nak naman! May nila yun eh. Iba ang buhay doon. Eh pinayagan yun ako, di ba? Naghanap na ako ng dorm ah. Nagdown na ako sa renta. Ginawa ko naman lahat ng kondisyon nyo para payagan ako ah. Tsaka man naman, matanda na ako. Kaya ko nang kumita ng sarili kong pera. Ah naman? Pwede ka naman kumita ng pera kahit nandito ka sa atin. Ayoko rito!
May future na naghihintay sa akin sa Maynila. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka naman mga kaibigan lang ang dahilan mo ng pagpunta sa Maynila. Ano bang mga klaseng tao sila, ha? Kilala ba namin sila? Yung mga kababata mo, andito pa rin naman, pero maayos naman ang buhay. Hindi lahat, ma. Hindi lahat. Pero ang hindi ko maintindihan, eh nag-usap na tayo, di ba? Ilang beses na. Pero pa iba-iba kayo na sinasabi. Kaya tama na, ma. Last na to. Tutuloy na ako. Bray, anong ibig sabihin ng pinag-aaway ni Tita Minda at ng ate mo? Oo nga pala. Anong oo nga pala? Nakalimutan ko. May mga ganyang plano pala si ate. Plano? Anong plano? Aalis siya, ano? Bali. Uy, andyan na pala kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Tulungan mo nga ako sandali. Anong gagawin? Paabot nga nung malaking bag sa pinakataas nung, nung cabinet. Yung kulay pula. Alam mo yun, di ba? Ako na lang. Di ba nababanyo ka, Bray? Nagmamadali nga tayo umuwi. Oo, tama. Sige, situpen na lang ate. Di ko na targa kaya eh. Sir lang ako. Sige. Tupe. Tara sa kwarto ko. Okay. Dito ba ate? Oo. Yan. Amin na, abot mo sa akin. Tapos, bumaba ka na dyan sa upuan. Okay. Thank you. Thank you, Tope. Ate? Kailan ka aalis? Bukas. Agad? Well, dapat nga last week pa eh. Kaya lang, pinagbibigyan ko lang si Mama. Ba't di mo sinabi sa akin aalis ka? Ba't wala ka man lang sinabi in advance na may plano ka palang ganyan? Ha? Alam ng pamilya, okay. Pero paano naman yung ibang tao may pake sa'yo? Huy, galit ka ba? Oh, sorry na hindi ko nasabi sa'yo. Eh, honestly, wala naman talaga akong balak. I mean, hindi mo naman dapat malaman eh. Bakit? Ba't hindi ko dapat malaman? Dahil ba sa wala lang ako? Outsider, ganun? Hindi ah. Of course not. O eh, bakit? Bakit nga? Ann? Hoy. Anong Ann ka dyan? Halika nga rito. Kokotongan kita eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Porke tumatanda ka na, nagiging bastos ka na. Anong Ann ka dyan? Isa! Ay. Overnight ka rito mamaya? Ha? Dito? Dito ako matutulog? Sama-sama tayo ni Bray. Ba't kasama pa si Bray? Pwede namang ako na lang. Alam mo ikaw, extra ano ka eh, no? Extra ano? Wala. O basta dito ka na matulog. Uwi ka sa inyo, kuha ka ng damit, tapos balik ka rito ha. Mag-movie night tayo ni Nabray. Libre ko kayo ng pizza. Tas yun. Ano yung padespedida mo? Parang ganun. Anyway, dali na. Alis ka na. Mag-aayos muna ako ng gamit. Sige na, go. And mamaya may sasabihin dali ako. Dali na. Alis ka na. Dami ko pang gagawin eh. Saka na yan. Halikot, kunti na lang sisipain na ako nito eh. Huy, kumusta kayo dyan sa sahig? Mula sakto lang. Tung si Bray parang uod eh.
Tabi na lang ako dyan sa kama. Sira ulo. Alam mo, ikaw. Ano? Ay, wala. Sabihin ko sana parang ang weird mo today. Parang ang tapang-tapang mo. Bakit? Dapat ba nahihiya ako? Ano'y kakahiya ko? Ann, may sasabihin ako sa'yo. Gusto ko makinig ka lang. Tupi, matulog na tayo. Maaga pa alis ko bukas. Ann. Matulog ka na. Huwag ka na magsasalita. Ann. At pwede ba tawagin mo kong ate? Ate Ann. Ate Tupi. Ate. Popoy at Bea, aaminin ko, gulong-gulo ako during that time. I was so ready to tell Ate Ann how I feel about her. Hindi nga lang ganong set up ang na-imagine ko, pero ready na ako to confess everything to her. Eh kaso nga lang, parang iba yung aura ni Ate Ann that night. Yung paraan ng pakikipag-usap niya, yung kilos niya, parang nagsasabing wag ko na munang ituloy kung ano man ang binabalak ko. Parang sinasabi ng utak ko na wrong timing, Brad. Wrong timing. And somehow, totoo naman. Ate Ann was in the middle of something really important. She's dealing with something na may kinalaman sa personal niyang buhay. Kaya, in as much as I want to tell her how much I love her, dapat mas unahin ko na muna yung pinagdadaanan niya. At kinabukasan nga, Popoy at Bea, ay umalis na si Ate Ann. Tahimik lang kami ni Bri buong umaga. Nag-absent kami sa school para makapag-spend pa ng konting time para kay Ate Ann. Tumulong pa kami sa pagluluto ng tanghalian. At after lunch, inihatid na nga namin si Ate Ann sa sakayan ng bus. Popoy at Bea, masaya ako para kay Ate Ann kasi nagawa niya na yung matagal niyang gustong gawin. Nanalo siya sa laban sa kagustuhan ng mga magulang nila Brian. Pero nalulungkot ako para sa sarili ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko that time. Madalas na lang akong napapabuntong hininga kapag ka naiisip ko yung hindi ko nagawa. Yung hindi ko nasabi kay Ate Ann. Ang hirap talaga kapag ka nauunsyameh yung plano mo na matagal mong pinaghandaan. Akala ko kasi chance ko na eh. Akala ko pagkatapos ng paghihintay ng maraming taon, finally ay masasabi ko na. Na matagal ko na siyang minamahal. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Malay mo. Popoy at Bea, bilang wala na akong nagawa sa pag-alis ni Ate Ann, the best thing na lang na pwede kong gawin ay yung panatilihin yung communication namin. Palagi ko siyang kinukumusta sa chat at sa text. At pagka may time siya, tinatawagan ko rin siya para makapagkwentuhan kami ng mahaba-haba. Hindi nga lang palagi kasi ayoko namang isipin niya na iniistorbo ko siya. But I really tried to make myself visible sa mga social media accounts niya. Gusto ko kasing maging consistent ang communication namin. Kaya lahat ng posts niya, as in lahat ng posts niya, ay meron akong comment or reaction. Pinupusuan ko lahat, kumbaga. Actually, si Ann na lang ang dahilan kung bakit ako may social media accounts. Nag-follow na lang ako ng ibang celebrities para naman hindi niya isipin na ini-stalk ko lang siya. At grabe, Popoy at Bea, ang daming nagawa at napuntahan ni Ate Ann simula nung umalis siya sa lugar namin. She really enjoyed her life. Parang ang dami niyang mga adventures. Lahat masasaya. Samantalang ako ay nananatili sa probinsya namin sa Batangas.
dahil nag-aaral pa nga kami sa Nia Bry ng college. Nung unang dalawang taon, umuwi pa si Ate Ann tuwing Pasko. Pero nung sumunod ay hindi na siya nakaka-uwi pa. Sa halip, sina Bry na lang ang lumuluwas sa Maynila para bisitahin siya. Siyempre gusto kong sumama. Pero hindi naman payag si tatay kasi may gastos din yun. Popoy at Bea. During that time, wala pa akong sapat na resources para magawa ang mga gusto kong gawin. Kaya ayun, kumakapit na lang ako sa social media na parang kala mo ay LDR na talaga kami ni Anne. Bray, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, ayoko. Ito naman, para ipapakilala lang kita eh. Tsaka matinong babae naman yun eh. Ayoko nga, bakit naman ako pinipilit? Eh kasi nga sabi nung insang ko, single daw yun. Pero searching, bilang single ka rin, di perfect kayo. Tsaka balita ko, nakita na yung picture mo at huwag ka, natipuan ka daw. Pwes hindi ko siya type. Parang tanga naman to eh. Napakaganda naman para, sobra. O ba di ikaw? Ikaw na lang magpakilala. Gago, gusto ko nga eh. Kung pwede nga lang eh, kaso hindi ako type eh. Ha? Siyempre, inuna ko ireto sarili ko, pero di ako pasado. So, ikaw na lang. O tapos tatawanan mo ako. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, huwag kang maghanap ng babae kusang darating yan. Masasaktan ka lang, tol. Talaga oh. Ewan, huwag mo na alalahanin yung akin. I can manage. Yung sa'yo ang dapat nating ayusin kasi... Brad, okay na ako. I'm good. Hindi ko kailangan ng kahit sino. I'm okay. Kaya please lang, tigilan mo na ako sa mga paganyan-ganyan. Tigilan mo na rin kakaasa kay ate. Ano ka mo? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Brad, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Sorry Brad, pero tama na yan. Malabo na maging kayo ni... Basta, malabo na maging kayo ng tao na yun. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan, Brad. Kaya nasasabi mo yan. Isa pa, alam mo naman siguro yung kasabihang good things comes to those who wait, diba? Kaya please, hindi ka man sangayon sa mga gusto ko, baka pwedeng suportahan mo na lang ako. Huwag mo na ako ililihis ng daan. Kasi alam mo, mapapagod ka lang. Kasi, hindi mo lang alam pero, malay mo, magbunga rin tong ginagawa ko. Ay, yan ang hirap sa'yo. Tinutulungan ka na nga. Tinutulungan? Wala naman akong problema eh. Gay, sabihin mo yun sa bagong. Bahala ka nga. Tope! Tawag ka ni Prof. You know. Come here. Yes sir. Pauwi ka na? Opo sir. Okay, sige. Bali tinawag kita kasi gusto kong i-remind sa'yo na exam nyo yung sa subject ko bukas. At sana naman Tope, mag-aral ka ng maike, ha? Kasi yung grades mo sa akin naghihingalo na. Itong exam mo na lang ang huling baraha mo para hindi bumagsak. Naintindihan mo? Opo. Asan si Santos? Yung blonde na buhok? Parang nauna po lumabas eh. Ay, i-message mo nga siya para sa akin. Isa pa siya, sabihin mo mag-aral dahil kasi nulid na lang ang kinakapitan niya. Kayong dalawa. Kaya please, galingan niyo, ha? Yes, sir. Tatapatin na kita. Pag bumagsak kayo sa akin, hihilahin ng subject ko ang overall grades nyo. Kaya please, Tope. Mag-aral. Yes po. O siya, sige. Ingat pag-uwi. Thank you po. Mauwi na nga. Magkakape ka? Mag-aating gabi na. Ano kasi tay, nagre-review ako, exams eh. Sige, galingan mo. Kamasyado magpupuyat ha. Hindi kailangan mataas ang grado. Basta pasado, pwede na yon. Kahit pasang awa. Opo. Sige, matutulog na ako. Sige po.
Kamusta kaya si Ann? Tulog na kaya siya? Check ko nga kung online siya. Online siya. Simula nung dun siya tumira sa Maynila, madaling araw na siya natutulog palagi. Kumusta kaya yung araw niya? Maganda kaya yung araw niya? O bad trip siya? Ay, miss na kita, Ann. Miss na kita. Pwede ko kaya siyang tawagan? Gusto ko lang namang marinig yung boses niya. Pwede kaya, Ann? Pwede kaya kitang tawagan? Hello? Ann? Sino to? Tope. Huh? Uy, Tope! Hey! Oh, kumusta ka? Ikaw, kumusta? Okay lang. Ako rin. Okay lang. May problema ka? Hindi, wala. Namimiss lang kita. Hi. Sige na, Tope. I have to go. Oh, bakit? Hindi, ano kasi, may gagawin pa ako. Iniiwasan mo na naman ako? Bakit mo ako palagi iniiwasan, tinatakasan? Hindi kita tinatakasan. Eh, anong tawag sa ginagawa mo? Ay, Tope. Tsaka, natatandaan mo ba yung sinabi mo sa akin dati? Dati? Sabi mo sa akin, kapag may problema ako, kapag may kailangan ako, lumapit lang ako sa'yo. Tanda mo yan? Oo. Oo naman. Eh ngayon, lumalapit ako sa'yo. Pero parang hindi ka naman willing tulungan ako. Okay, sige. Kailangan mo ba ng pera? Hindi. May problema ka ba sa bahay? Sa school? Kay tito? Ano? Wala. Oh, eh yun naman pala eh. Hindi naman kasi yun yung problema ko eh. Hindi mo ba kayang solusyonan yung problema ko? Tingin ko naman may idea ka na eh. That's exactly why we need to end the conversation na. Pero bakit? Bakit ayaw mong... Tope, stop! Enough na. Pareho nating hindi kailangan to ngayon. Kung ano man tong... Kailangan kita. I have to go. Bye. Popoy at Bea, every time may problema ako, if I'm feeling down or losing interest in everything, tinitingnan ko lang ang mga photos ni Ann, ay bigla ako nagkakaroon ng lakas. Ito yung literal na, she gives me strength and inspiration to keep going, to work hard, and to give my best. Kasi bukod sa I want to be with her, I also want to be like her. Yung unti-unting na-achieve yung mga pangarap sa buhay. At hindi aware si Ann
na I use her as my ultimate energizer. Pero ang pinagtataka ko, Popoy at Bea, hindi ko talaga maintindihan yung pakikitungo sa akin ni Anne. Oo, nagre-respond siya sa mga messages ko, sa mga comments ko. But every time I try to get closer, ay bigla na lang nagkakaroon ng pader. Parang gumagawa siya ng paraan para ibahin yung usapan o ilihis yung takbo ng diskarte ko. Although she never directly rejected me, well, not yet. Kaya ang motto ko noon, hanggat hindi ako diretsahang nire-reject, I will continue loving Anne. I will continue doing what I need to do to get her to get closer to where she is. Ganun kasi ako, Popoy at Bea. When I love, I really love. And I'm very loyal. I can't explain it, pero kapag may babae sa paligid ko, na alam ko maganda sila, pero I just don't have the drive to pursue them. Or most of the time, tinatamad na lang talaga ako. Kasi kapag nakukumpara ko sila kay Anne, most of them, natatalo lang. Pero kung tatanungin ninyo ako kung bakit ako naghihintay, kung bakit hindi ko gawa ng paraan, bakit hindi ko sundan si Anne if I really want her? Ang sagot ko dyan ay timing. Ayoko namang sumugod na lang kay Anne ng walang dalang kalasag o sandata. Yung wala pang maipagmamalaki kundi ang pagmamahal ko lang. Ni hindi nga ako makabili ng bagong rubber shoes tapos magla-love life pa ako. Nagigets nyo ba? Love responsibly, ika nga. Ang importante, I have my eye on the prize. Kaya I did my best sa studies ko, as in total transformation, from pasang-awa grades to dean's lister. Ginamit ko yung kalungkutan ko bilang inspirasyon, thinking that one day, ay makikita ko ulit si Anne. At pag nangyari yun, ay may tapang na ako to ask for her love. Tita, lahat na po ba ito pipirituhin, ha? Oo. Isalang mo na lahat yan. Madami pang darating na bisita mamaya, eh. Sige po. Ma! Wala nang lumpia, ma! Dito, kunin mo na ito. Asan na? Ito, lahat yan. Bagong luto yan. Yung minuto pala, nasan? Re-refill ko na yung nasa lamesa. Si mama kasi nagluluto lang ng specialty niyang minudo pag birthday niya. Ayan tuloy. Takam na takam yung mga kapitbahay. Minudo? O teka, tingnan mo doon sa mga kaldero doon. Andyan lang yan. Huwag na. Mamaya ka na maglabas ng minudo. Baka mamaya hindi na umabot yan mamayang gabi. Eh, mamayang gabi pa makakarating yung BFF ko nung high school. Kaya huwag na. Hayaan mo sila maghanap ng minudo. Sabihin mo, ubus na. Ganun. Lo, eh andyan po yung suko niyo sa gulay sa palengke. Si Esther? Opo. Ay, hayaan mo. Mas importante yung BFF ko. Pag binigyan natin si Esther, eh di maiingit yung iba. Baka manghingi pa. Tsaka, harangan mo yung daan papunta dito sa kusina, ha? Lagyan mo ng upuan. Oo, ma. Meron na. Iharang mo din yung water dispenser. Ilalabas ko muna itong lumpia. Oy, hindi yan. Hindi pa luto yan. Ito yung sadalin mo. Ay, oo nga no. Bulag eh. Oh, sorry. Ngarag eh. Buti ka nga dito, paluto-luto lang. Ako waiter, entertainer ng mga bisita ni mama. Wow! Kala ko nag-hire si mama ng catering service. Yun pala, teamwork lang, sapat na. Oh, parang nakakita kayo ng multo. Ate! Anak! Ay, salamat sa Diyos at nakarating ka. Miss na kita, anak. Thank you, tumuwi ka dito sa atin. Anak! Miss na kita. Grabe, ate. Ang laki ng initi mo. Sira ulo. Kakapunta mo yan sa beach, tas di ka nag-aaya. Na-miss din kita, Bray. Hayop ka.
Welcome home, ate. Oh, upo ka, anak. Upo ka, dali. Brian, itabi mo yung mga kalat sa lamesa. Kain ka na, anak. Nagluto ako ng special menudo ko. Paborito mo yun, di ba? An, hi. Welcome back. Tupe. Hi. Oh, upo na, anak. Eto, plato. Ay, ma. May kasama pala ako. Pasok ka. Pasok. Ay, sino yan, nak? Ma, si Earl nga pala. Earl, si mama ko. Ay po, tita. Finally po, nakilala ko na kayo. Hello. Eto, kapatid ko. Bri, tama? Hi, pare. hello. At si Tupe, best friend ng kapatid ko. Uy, hello. Ano mo siya, ate? Boyfriend. Boyfriend. Boyfriend po ako ni Ann. Ay, talaga ba? May boyfriend ka na pala, anak? Aba, bruha ka. Hindi mo naman ka nakwento sa akin. Akala ko nga tomboy ka eh. Tapos ayun naman pala. Naku, Earl, halika, upo ka dito. Kain na kayo. Ois, Brian! Abot mo ng plato, boyfriend ng atean mo. Ipagsandok mo sila ng kanin. Tsaka mga ulam. Dali! Po! Magsandok ka ng kanin. Ano ba? Huy! Kilos! Nagugutom na atean mo. Ha? Eh, ikaw na nga lang, Tope. Tope, kuha ka naman ng ulam, please. Sige po. Naku na, kwentuhan mo ko, dali. Ano na mga napuntahan mo, ha? Malaki na ba sweldo mo? Ikaw, Earl. Po? Anong trabaho mo? Gano'ng katagal na ba kayo ng anak ko? Malaki ba sweldo mo? Manaman! O bakit? Siyempre, interview portion tayo, no? Aba, nanay mo kaya ako? Eh, asa na pagkain? Ito, Ana. Thanks. Earl. Ayun. Thank you. Anong gusto niyo, menudo? Oo, nak. Sandukan mo silang menudo. Teka. Yan, tsaka Shanghai. Wow, tita. Sarap po nito, ah. Kare-kare, gusto nyo? May pancit din. Sige, please. Gutom na gutom kami ni Ann, eh. Teka. Bray, kuha mo nga silang inumin. Ha? Inumin ka ako? Ba't ako? Tsaka, ba't nagsasando ka? Yan mo sila. Kumuha ka na lang, huwag ka nang magreklamo. Pagsilbihan mo yung ate mo, kakauwi lang, eh. Saan pala natin lalagay itong mga bag natin? Sa taas siguro, sa kwarto ko. Sige. Tara. Ma, akyat lang kami ha. Lagay lang namin yung... Aka na. Ha? Mga bag nyo, aka na. Ako na mag-aakyat. Ay, oo. Tama, anak. Si Tope na mag-aakyat niyan. Eto, may fruit salad ako ginagawa, oh. Kain kayo ni Earl. Alin dito? Nang tatlong to? Yes. Pero hindi, sige, ako na. Ako na. Hindi, ako na. Turo mo na lang yung... Ako na. Hindi, sige. Si Tupe na, Earl. Kayang-kaya niya yan. Malakas yan eh. Sure ka? Meron din ako mga hindi kaya. Pero itong pagbubuhat ng bag nyo, malit na bagay lang to. sige, Brad. Thank you. Excuse lang ah. Padaan. Thank you, Tupe.
Sure ka, Brad? Di ka na dito mag-overnight? Di na, di na. Kung ikaw nasa lugar ko, tingin mo magagawa mo pa matulog dito? Actually, kanina ko pa nga gusto ng umuwi. Naiiyak lang ako sa mama mo kasi ang daming hugasin. Makakalat, tsaka alam ko pagod na rin si tita. Eh sige, tara. Paalam na tayo kay mama. Yan na si mama, oh. Ah, tita. Mauna na po ako, ah. Mag-aalauna na po kasi. Ha? Aalis ka? Teka, kala ko ba dito ka matutulog? Tawag siya ng tatay niya, ma. May lakad daw sila bukas ng maaga. Ay, ganun ba? Sigurado ka? Sayang naman, oh. Kakauwi lang ni Ann. Di, ma. Iyaan mo si Tope. Mas importante family, siyempre. Di ka na, Tope. Sabay ako sa'yo. Bibili ako ng soft drink sa kanto. Ah, sige po, tita. Good night po. Happy birthday po ulit. Sige, anak. Salamat, ha. Thank you talaga. Pahinga ka na, ha? Sige po. Tara. O ano? Ayos ka lang? Tagal kong inintay, Brad. Tagal ko siyang inintay. Tapos ganyan. Babalik siya. Pero may kasamang iba. Pasensya na, Brad, ha. Ba yan? Patutuloy ako na iiyak. Sarap din tadya ka ni ate. Pero, ito seryoso. Pasensya na, tol. Pasensya na talaga. Alam ko naman yung hirap mo sa ate ko. Awang-awa na nga ako sa'yo, eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, eh. Banal lang, eh. Pero, di ko lang sinasabi, pero boto ako sa'yo. Kasi alam mo, maaalaga mo talaga si ate. Pero hindi ko rin alam kung ano nangyari. Kulat din ako, eh. Kaya ako na, tol. Ako nahihingi ng dispensa para sa kanya. Pasensya na talaga, tol. Eh, wala ka naman kasalanan, tol. Eh, wala eh. May iba na siya eh. Inom tayo. Tara. Iyain natin si Tito. Ayoko rin sa bahay. Ayoko makipagplastikan dun sa Earl na yun. Iyain natin tatay ko. Magagalit yun. Hindi yun magagalit. Lalo na pag nalaman yung broken hearted ka. Bakit pipilitin bang nararamdaman kung puso'y nahihirapan na nasasaktan? Mabuti pang umiwas araw rin. Popoy at Bea,
legit para kaming mga tanga ni Bri during that time. Isipin mo, nasa kalsada kami naglalakad pero nagpupunas ng luha at ng sipon. Nakakatawa kasi doon lang lumabas ang tunay na saloobin ni Brian. All those years, umaarte siya na parang akala mo eh, hindi niya maatim na may gusto ako sa ate niya. Pero alam ko, naniniwala siyang mas mabuting sa akin mapunta ang ate Anya kesa sa ibang lalaki na hindi naman niya kilala. At tama nga siya. Pumayag si tatay na makipag-inuman sa amin. And that was the first time na nagkaroon kami ng heart-to-heart conversation. Nagbigay ng advice si tatay. At nagbigay rin naman ng suporta ang tropa kong si Bri. And honestly, nakatulong sila para hindi ako tuluyang mag-breakdown. Kasi Popoy at Bea, I was really, really hurt. I was very, very disappointed. Alam ko naman kasing may idea si Anne how I feel about her. At kung sakali mang magkaroon siya ng boyfriend, alam kong isa ako sa mga una niyang pagsasabihan. Kaya laking gulat ko na lang nung umuwi siya at may kasamang iba. Wala kasi akong nakitang senyales sa social media accounts niya na in a relationship na pala siya. At wala rin naman siyang naikwento. So, just imagine the shock I felt nung makita ko yung Earl. At sa sobrang shock ko, Popoy at Bea, hindi ako nagpunta o nagpakita ulit kina Anne during her stay sa bahay nila. Nagme-message siya at nagyayaya ng pasyal. Siyempre, kasama yung Earl. Pero sino namang tanga ang sasama sa ganung setup, hindi ba? And how insensitive of Anne to even invite me in the first place. Ano ba ang gusto niyang palabasin? Gusto niyang ipakita sa akin na happily in a relationship na siya? Was it her way of rejecting me? Okay, sige, I get it. Nakakasama lang ng loob. Kasi para niyang sinabi na my feelings are nothing to her. Kaya sa dalawang linggo na inilagi ni Anne sa kanila, sa lugar namin, I never akong nagparamdam. Hanggang isang araw. Oh, magkakape ka na naman. Alas 11 na ha. Hindi ka na naman makakatulog yan. Ayos lang pa. Wala naman akong pasok bukas eh. Ayos ka lang? Ayos lang po. Nyakang-nya ka. Oh, sige, matutulog na ako. Sige po. May tumatawag. Diyos me, baka yung class secretary na naman namin to. Si Anne? Hello? Hello, Anne? Hi. Busy ka? Ba't napatawag ka? San ka? Sa bahay. Tara, labas tayo. Hindi, okay lang. Kaya na lang. May ano eh, may pasok pa ako bukas eh. Kahit sabi ni Bri eh, wala naman. Ah, sira ulo talaga yan. Tayo lang. Walang ibang kasama. Tayo lang? Uh-uh. Sige, antayin mo ako. Sunduin kita. Wag na. Andito na ako eh. Saan? Saan ka ba? Sa labas ng bahay niyo. Uy, andiyan ka na. Teka. Sira ulo to, delikado dyan. Dapat kanina mo pa sinabi. Paano pong may humabdod sa'yo dyan? Uy! Hi.
Relax. Safe naman ako. Hindi ka nga dito sa loob. Tupi. Tupi. Grabe. Ang laki na ng katawan mo ah. Batak na batak ka. Dati, patpat ka lang eh. O ano? Lika na. Lakad tayo sa bilihan ng ice cream. Alam mo naman 21 na ako, no? O bakit? Ayaw mo ng ice cream? O na, lika na. Grabe, no? Wala pa rin pinagbago tong lugar na to. Yung tindahan ni Manang Guada, andyan pa rin. Pati yung talyer ni Mang Bok. Ay, teka. Andyan pa ba yung anak ni Mang Bok? Sino yung Richard? Oo yata. Basta yung nanligaw sa akin dati. Tanda mo? Ah, oo. Wala na, nag-asawa na. Balita ako, nagsima na ata. Ah. Ang galing talaga. Alin? Kala ko, parang ang tagal-tagal ko nang nawala dito sa atin eh. Sa Maynila kasi, ang bilis-bilis lahat. Ngarag everyday, pagod everyday. Kaya feeling ko parang isang dekada na akong nandun. Pero pag uwi rito, saka ko lang na-realize na hindi naman pala ganun katagal. Kasi, tignan mo dito sa barangay ninyo, parang wala halos pinagbago. E ano namang magbabago sa 3 o 4 na taon? Malay mo naman, di ba? Iba dito, An. Mabagal ang buhay dito sa atin. Maraming bagay ang kayang maging matatag ng mahabang panahon. Hindi pa rin ako sanay na tinatawag mo akong An. Alam mo ba yon? Parang mali kasing tawagin kitang ate. Kung hindi naman ate ang tingin ko sa'yo. Bakit ba sa tuwing mag-o-open up ako tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo, palagi kang umiiwas? Hindi ako umiiwas. Umiiwas ka? Hindi. It's more like, paano ba? It's more like, dinidelay ko lang. Bakit? Hindi ko alam eh. Alam mong mahal kita, di ba? Oh my God. Alam mo, di ba? Tupi. An, tingin ko kailangan mo na akong harapin. Masyadong mahaba na yung tinagal ng pagdedelay mo eh. Oo o hindi. Alam mong mahal kita. Alam ko, kaya din i-delay ko. Bakit? Eh kasi, alam mo yun? Hindi ko alam. Ilang taon ko lang tanong yun sa sarili ko eh. Dapat nga, tanong ko sa'yo kaso tumatakas ka eh. Bakit nga, An? An? Teka lang naman, Tupi. Eh, hindi naman ganun kadaling sagutin yung tanong mo, no? Bakit, An? Tupi! Bakit, An? Kasi hindi ko alam yung isasagot ko. Dalawa lang, yes or no? Yeah, well, hindi ganun kadali, Tupi. Hindi ganun kadali. Bakit? Tupi naman eh, ang daming bakit. Alam mo naman mapupunta tayo sa ganitong usapan, di ba? The moment na nagpunta ka sa bahay ko ng mag-isa, sa likod ng utak mo, alam mo na kailangan mo na akong harapin. My God! Kailan ka pa naging ganyang katalino? Ang hirap lumusot sa'yo ah. Iniisip ko palang kumilos. Alam mo na kaagad yung gagawin ko. Kaasar! So bakit nga? Bakit nga hindi ganun kadali? Kasi, alam mo, An, maging honest ka lang. Magpakatotoo ka lang. Once and for all, ibaba mo yung guard mo.
at sabihin mo yung mga bagay na gusto mong sabihin nang walang takot. Dahil tayong dalawa lang naman yun nandito eh. Subukan mo lang maging honest. Dadali ang lahat. Fine, fine. So, yun nga. Dinidelay ko nga yung topic about you and me. Kasi hindi ko alam kung anong isasagot ko kapag sinabi mo sa akin na... Na mahal kita. Na mahal mo ko. Hirap na hirap, An. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi... Kasi I did like you. You were special to me. Very special. At siguro... Kung nagstay ako dito... Ewan, baka... Baka naging tayo. Ba't di ka nagstay? Ba't hindi naging tayo? Kasi... Ang daming dahilan eh. Mas bata ka sa akin. Hindi ka pa ganun ka mature. 18 ka lang nung umalis ako. At ikaw mature na. Well, compared to you? Maybe. Okay, next. Tapos, ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong itry. Na feeling ko hindi ko magagawa kapag naging tayo. Well, if ever naman kasi, hindi naman kita pipigilan eh. If gusto mo mag-travel or what. Tapos iiwan kita rito? Tapos syempre, magtatampo ka. Kasi bata ka pa talaga nun. First girlfriend mo ko pag nagkataon. Tapos mag-aaway tayo. Tapos magagalit tayo sa isa't isa. And then we're going to hate each other. Siguro nga tama ka. Posibleng ganun yung mangyari. Maliban sa isang bagay. Alin dun? I will never hate you, Anne. Never. Kasi tingnan mo naman, ilang taon kitang inantay. Inayaan lang kita. Hindi kita kinulit, hinabol. Kasi alam ko, kailangan mo yan eh. Yung kalayaan na yan. Tapos, bumalik ka. May kasama kang iba. Masama ang loob ko, oo, pero hindi ko magawang magalit eh. Tinry ko, pero hindi talaga eh. Nung nakita nga kita sa pinto kanina, parang gusto kong bumagsak sa sahig eh. Ganun kita kamahal, Anne. Na kahit anong gawin mo, mahalin mo ako, saktan mo ako, tatanggapin ko. Magmahal ka ng iba, iiyakan lang kita. Pero ganun pa rin. Kaya kung hindi ka pa rin believe sa akin, Anne, ewan ko na lang. Believe naman ako sa iyo eh. Oo, pero gusto kong mahalin mo ako. Mahalin mo ako, Anne. Hindi na pwede to, pe. May iba na eh. Simple lang. Hiwalayan mo. Hindi rin ganun kadali eh. Sus. Kasing bait mo rin siya, tope. Sobra. At ang dami niya ring sakripisyo para sa akin. Okay, gets. Pero, malay mo, kaya ko rin yung mga nagawa niya. Kaya ko rin yun, Anne. Higit pa. Lamang lang siya kasi pinagbigyan mo siya eh. Ako, hindi. Tupi.
kausapin. Aman eh, huwag mo na akong pahirapan. Ayan, baka nga panahon na para ikaw naman mahirapan. Tupi. Bigyan mo ko ng chance, An. Tupi, no. Isang chance lang, An. Huwag kang unfair. Huwag akong unfair sa'yo. Pero kay Earl, okay lang. Look, Tupi. Kaklaruhin ko lang, ha? Pinuntahan kita para magkaroon sana tayo ng closure. Pero ano tong ginagawa mo? Gumagawa ka ng gulo eh. Ginugulo mo ko. Ginugulo mo yung utak ko. Itigil mo na nga yan, utang na loob. Tama na. Pinuntahan kita para magpaalam. Hindi para maguluhan. No, An. Tingnan mo ko, An. Ano? Don't get me wrong. Hindi kita inaagaw. Wala akong inaagaw. Eh, anong tawag mo dyan, Aber? Well, confused ka kasi may something ka pa rin para sa akin. Tupi. At pag-isipan mo. Pag-isipan mo mabuti. Tupi naman. May choices ka na. Oh my God. Makinig ka, An. Pakinggan mo ako. May choice ka na. And that's okay. That's okay, An. Huwag kang matakot. Kasi hindi kita inaagaw. Hindi ito pang-aagaw. Wala akong ginagawang masama. Sadyang binibigyan ko lang ang sarili ko ng karapatan na makuha ka. Natakpan ang mga mata nang umaabos na luha. Umaasang makita ang pagmamahal na sa ating dahilan ng nakaraan. Kung ba't di mapakawalan, kung ba't di ko masili ang pag-asang ikaw ay bahay sa akin. Alaalay mananatili pa rin. Popoy at Bea at mga kamorkada, I hope you don't mind, pero when I saw an opportunity to finally confess everything, I grabbed it. I grabbed it as if my life depended on it. Sa isip-isip ko, hindi na ako papayag na alis na naman siya nang wala na naman akong nasasabi. Kasi ramdam ko talaga na kahit papaano, may pag-asa ako eh. Matalino siyang babae. Alam kong nababasa niya ang mga kilos ko towards her. At gaya ng sinabi ko kanina, she never rejected me. She never said, "Tope, hindi kita gusto." That alone is my go signal, Popoy and Bea. At matapos nga ang usapan namin na yun, parang may biglang nagbago sa akin. I felt like I was really ready. I was ready to fight. At kahit hindi ko pa nga na-achieve yung mga plano kong ma-achieve bago ko siya i-pursue, I just knew then that it was the right time. By the way, hindi ko goal ang mang-agaw. Goal ko lang ay ang ipaalam kay Anne na merong isang tope na matagal nang naghihintay sa kanya. Kaya ayusin niya sana yung mga desisyon niya sa buhay. Popoy at Bea, bumalik nga sa si Anne ng Maynila na confused, litong-lito. Kasi binigyan ko siya ng problema. And it's about time na problemahin naman niya ako. Gaya ng pumumroblema ko sa kanya for how many years. At eto na nga ang parinig ko, Popoy at Bea. Sana pumayag akong o pumayag kayong basahin ang maikli kong mensahe para kay Anne. So Anne, antayin mo lang ako. Papunta ako ng Maynila. Huwag mo sana akong takasan. Kung ire-reject mo ako, ire-reject mo ako ng harapan. Pero kung hindi mo ko patitigilin, ay gagawin ko ang lahat para ikaw ay mapasa akin. Hanggang dito na lang mamuna ang kwento ko, Popoy at Bea. Malay nyo, sumulat ulit ako with an update sa journey ko to finding love.
to finding Anne. Maraming salamat sa buong team ng Dear MOR. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Tupi. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, malay mo. Mga kapamilya, oras na natin, 3 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Sige na, what's your take mga kapamilya dito sa ibinigay sa ating, actually sabi niya, Tope, ibinigay niya yung problema kay Anne. Ibinalik niya, di ba? Na totoo naman, siya yung namang problema for years na rin. Ayan, pero parang sabi mo naman ipinasa, Tope. Oo, parang sa amin mo ipinasa naman. Paano ba ang gagawin dyan? Actually, merong mga punto rin naman. Diba na, I mean, what's the sense na makikipag-usap? Ako nakita ko lang doon sa bandang huli, no? Kaya, and closure ang hinihingi mo, but then you are confused. Diba? Mm-hmm. Kapag closure ang hinihingi mo, dapat definite yung mga answers mo. If it's a yes, it's a yes. If it's a no, it's a no. There's nothing in between. Diba? Eh, ang mga sagot ni Anne ay doubtful pa rin siya. Diba? Which gave Tope, diba? Yung bang chance na, teka lang, hindi pa pala yes na yes o hindi pa naman no na no ang sagot mo. What are we talking about? Diba? Ano ba yung... gusto mo na tumigil na ako sa kakukumusta lang sa'yo, ganyan, sa pagiging friend sa'yo, para hindi ka na ma-fall sa akin, di ba? Teka lang, that's a bit unfair, di ba? Make up your mind, di ba? Yun yung masarap sabihin kay Anne at sa mga katulad ni Anne na you don't ask for closure if you're confused, di ba? Sa sarili mo pa. Oh, mahirap 'yun eh. Huwag muna kayong susugod sa labanan na hindi mo pala dala yung baril mo o dala mo nga wala pala yung bala. 'Di ba? Hindi mo pala kayang iputok, hindi mo pala kayang lumaban. 'Di ba? Ewan ko, nalalabuan ako kay Anne action. Pero alam mo, okay, to be fair naman ha. Sinabi kasi ni Anne yung mga reasons niya kanina, 'di ba? Kung bakit parang like naman niya talaga si Tope, pero hindi niya kayang i-push for so many factors kasi legit naman, understandable naman yung mas bata ka pa kasi sa akin. And you know, I have so many things na... Hindi naman siya magiging mas matanda kay Anne ever. Popoy, as a woman... Noon. As a woman, that's something to you have to consider then, which is the age. I mean, not... Okay, hindi age, but you know, yung maturity. And siguro, nakita talaga ni Anne na etong si Tope, bata pa talaga. Diba? Tapos... Noon. Tapos may mga plano pa si Anne sa buhay niya. Na tama naman, kung makikipagrelasyon ako dito, eh somehow magkakaroon ng konting hindrance with my dreams of, you know, going to Manila or something like that. Diba? Aminin mo, first girlfriend, 18 years old, magiging clingy yan most of the time yung mga lalaki. Tapos pero ang nakita ko kasi problema kay Anne, nung bandang medyo tumatanda-tanda na, hindi rin kasi nabitawan ni Anne si Tope. Tingnan nyo ha, hindi lang si Tope ang kumakapit, mind you guys. Kasi Anne din, kasi nga, wala naman, sabi nga ni Tope, di ba, alam mo naman di ba, na like kita. Pinapahalata ako naman sa'yo, pinaparamdam ko sa'yo, and yet, walang sinabing kahit ano si Anne. Puro lang siya, okay, next topic. Ay, wait, huwag mo na yan. Okay, iba na pag-usapan natin. Di ba? So, anong iisipin ni Tope kung wala namang direct rejection? So, push talaga si Tope. And you know what, guys? Okay, una pa lang, I would like to comment yung mga lalaking katulad ni Tope na madalang lang yan, Popoy, na super loyal with the woman they love or they like. Yung tipong hindi pa nga sila pero loyal na siya. Nakita, meron yung sinabi niya kanina na
Dahil sobrang in love siya kay Anne, alam naman niyang ang daming babae dyan, alam naman niyang magaganda, pero alam mo yon, wala lang sa kanya, walang impact. At pag nakukumpara nga niya kay Anne, niya, Anne talaga. Hindi niya in-entertain. Yes, at hindi niya in-entertain o hindi niya nililigawan dahil alam niya, diba, na siya ay in love pa rin. Kaya yeah. Anne. Yeah, diba? Anne is not just an idea eh. Diba? Talagang personal mo siyang, kumbaga, na-experience mo naman yung friendship with Anne, diba? And it's a legitimate, thing na hindi naman pwedeng baliwalain mo na lang o isa-isang tabi. Nakakausap mo yung tao, nakakasama mo siya, diba? Hindi naman siya yung crush na crush mo na hindi mo naman nakakausap, hindi mo naman, hindi mo pa nakadaupang palad, ni hindi ka pa natingnan, diba? Hindi siya, ano lang, diba? Hindi siya, ano tawag mo dyan? Hindi nga siya idea lang. Alam yeah. niya na talagang in love siya kay Anne. So, dun pa lang, Bea, no? Doon pa lang sa puntong yon, I wouldn't accept yung sinasabi ni Anne na hindi ka pa mature. Actually, si Anne yung medyo immature. Yung feeling yes, actually, yung bata pa lang. Pero ngayon. Yes. Kung ngayon, yan pa rin ang paniniwala ni Anne, teka lang. Diba? You don't have the, you don't have the right to tell me that I'm immature because I'm younger. Being mature is different from being older. Diba? Yeah. Marami hong mga tumatandang paurong. Marami hong ang mas may edad sa atin pero wala hong pinagkatandaan. Diba? Huwag niyong ibabase yung maturity ng isang tao sa edad niya. Diba? Nakapagka 17 ka, immature ka. Of course not. You're just younger. Diba? Sa age. Pero it doesn't necessarily mean that you are immature. Diba? Pero dito lumalabas nga parang si ano pa. Ang medyo immature mag-isip kasi ganun niya tiningnan itong si Tope. Diba? Hello? Ininvalidate niya. Ininvalidate niya just because he is 3 years younger. I mean, 3 years younger at barkada ng kapatid mo. Parang ininvalidate mo yung feelings niya for you. Pero ngayon, look at you. Naniniwala ka rin na... it must be true. Yung totoong pagmamahal sa iyo ni Tope dahil simula noon hanggang ngayon consistent siyang nandyan. Yeah. Diba? Kahit pinasasama mo pa nga yung loob niya, hindi siya na itataboy. Diba? Nagtatampo minsan pero hindi. I will never hate you. Yan ang sabi ni Tope. Yeah. Pinatotohanan niya pa rin. So, sino ngayon sa kanila ang immature mag-isip pa? Alam mo, masyado kasing no, nakikita ko kay Anne, yung sigurista ba? Yung parang, ang tawag dito, like naman niya, pero hindi niya sure kung mag-work out, so let's not na lang. Alam mo, parang ganun, dapat gusto niya dun siya sa shore. Ngayon, eto guys, ako honestly, I'm all for supporting Tupi kasi alam mo yun, for the longest time, nagtiis siya, nag-hold back siya at eto na nga yung pagkakataon niya para lumaban talaga. Although, aaminin ko, I'm just a little bit scared dun sa fact na may jowa na kasi si Anne. So, I don't know, hindi ko alam ano yung comment ko dun, Popoy. Tama ba na, well, sabi nga naman ni Tupi, hindi kita inaagaw, pero I'm just saying na you have options. ito pa isa magandang ano diyan ano, ito pa yung magandang mapag-usapan din natin. Nung nagkaharap itong si Anne tsaka si Tope, alam naman talaga ni Tope na merong Earl sa paligid, 'di ba, na mag-on sila. With all due respect, sabi nga ni Tope, hindi kita inaagaw, 'di ba, kasi pumunta ka dito, may mga inaamin ka sa akin. And then ako may mga inaamin din sa iyo. 'Di ba? May mga inaamin sa iyo. Ngayon, totoo rin yung sabi ni Tope, sinabi mo ba sa akin na tigilan mo na ang paniligaw sa akin? No. Inilatag mo lang kung ano yung saloobin mo at inilatag ko rin yung saloobin ko at wala ka namang sinabi na tigilan mo na ako sa paniligaw mo. Wala eh. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Tope, wala. So, ano yun? 'Di ba? Ang hirap you should learn how to read between the lines. 'Di ba? Yeah. At dun sa linyang 'yon, sinasabi niya na Tope, gusto kita kaso meron akong jowa ngayon. Ako hindi ako naniniwala kasi bait mo rin siya kasi okay, sige na ikukumpara mo. Well,
Salamat dahil we're on the same level. Parang lalo mo lang ipinresenta, 'di ba, na alam mo may pag-asa ka pero wag na ha. Alam mo 'yung ganun? May pag-asa ka pero wag mong ituloy. Wag mo kong agawin. Wag mo kong agawin dun sa jowa ko kasi weak ako. Baka bumigay ako sa iyo. Ganun 'yung nangyari sa pinag-uusapan ni, eh. 'Di ba, Bea? Kasi if you're going to reject a guy, eh sabihin mo, alika Popoy, mag-usap tayo. Sorry ah, hindi talaga pwede kasi ganito, kasi ganyan na yung setup. Ayoko. And that's it. Pero yung sasabihin mo, alam mo, gusto rin kita, ganyan. Huwag ka na maging sweet. Huwag ka na maging concerned sa akin. Kasi magkasing bait kayo, magkasing ano lang kayo. Kumbaga, eh parang lalo mo lang ako binigyan ng go signal nga. Totoo yun. Diba? Na, lalo mo lang sinabi sa akin na may pag-asa ka, pero huwag mo kong agawin, pero agawin mo ko is the ano, no? Parang hindi, gusto kong mag-effort ka na. Huwag mo kong agawin or huwag mo ipahalatag inaagaw mo ko. Parang gano'n yung sinasabi ni ano, sinasabi okay. Ni Anne. Pero eto na nga, di ba? Si Tope na mismo. Parang, alam mo, medyo ano, tuso din itong si Tope eh. Parang nakita niya kasi na Anne is scared of the fact na, alam mo yon magiging agawan or what. So, pinaganda nito pa yung term. Hindi tayo naagawa. And that's true. Man. So don't be scared, okay? Huwag kang matakot, hindi ka magmumukhang masama dito. I'm just saying na alam mo yon, I'm just giving myself a chance to you. Binuhay mo yung pag-asa ko eh. Diba? Lalo mo lang binuhay. Sinasabi mong hindi, pero oo talaga yung gusto mo. Alam mo, Bea, ito lang ano. Siguro dito sa pagpaparinig sa kwento ni Tope, I hope makarating din kay Anne that you should make up your mind. Linawin mo sa isip mo, ano talaga yung gusto mo? Ha, girl, ano yung gusto mo? Sino yung gusto mo? Because the problem here, 'di ba, is gustong makalabas ni Anne. Ako ang basa ko lang dito ha. Gusto makalabas ni Anne doon sa relationship niya na with Earl ng malinis. Yeah. Diba? Nang malinis. Ayaw niyang siya yung makikipag-break. Ayaw niyang siya. Kasi nga, sabi niya magkasimbait kayo, Tope, kasing loyal or whatever. Ayan, pero actually, pwede niya nang i-let go. Kasi hindi mo yan sasabihin kung when you are deeply, deeply in love with a certain person, with one person. Diba? Hindi mo para sabihin sa ibang tao na, alam mo, medyo alangan nga ako rito sa partner ko ngayon. Parang sinabi mong ganun eh. Diba? Parang hindi niya ako hawak na buo. Merong parte sa akin na, alam mo nasa'yo. Na, parang nasa'yo. Parang ganun. You don't, diba, you don't say that. Oo. Pero ganun yung ginawa ni Anne. Kaya Anne, if you want to come out clean dyan sa, ano, sa relationship ninyo ni Earl, do not complicate simple things. Diba? Huwag mo nang maghihintay ka pa na kasi magiging fault finder ka pa niyan. Hahanapan mo ng mga mali si Earl, hahanapan mo ng mga ano. Well, in fact, ang gusto mo naman talaga is another person. Diba? Hindi na kailangan yung komplikado, may cheating, merong third party involved. Sa isang magandang pag-uusap. Diba? Yun dapat yung i-ay mo na lang. And you take responsibility kung ano man yung magiging desisyon mo. After all, hindi naman sabi nga ni Bea kanina, may pagkasigurista ka and I agree. Diba? Pero sigurado ka ba kay Earl na magiging maganda ang relationship ninyo? Diba? Hindi. Diba? That's the answer. Sigurado ka ba kay Tope na magiging maganda rin relationship ninyo? Hindi rin. Lahat yan ay suntok sa hangin. Diba? Every relationship is a work in progress. Kapag ka hindi mo rin trinabaho, eh wala mangyayari dyan. Kahit ano. Pero kung parehas kayong willing na pagandahin at palakasin yung relationship ninyo, di ba? Eh, doon nagiging prosperous. Doon nagiging mas maganda, mas masaya ang pakikipagrelasyon. Pero kapag ka ang fickle-minded mo o yung paiba-iba yung isip mo, eh, nalilito ka, wala kang paninindigan, teka lang, nasa'yo yung problema. Kaya ako saludo exactly. Rin ako kay Tope dahil sa pangalan lang siya Tope pero hindi siya tumutupi. Hindi siya tumutupi. Yeah, I so agree Popoy, no. Tama lahat ng sinabi mo when it comes to Anne. At ang talagang ano lang is Anne,
wag na wag mong pagsasabayin yung dalawa. Tama yung sinabi ni Popoy na you have to make up your mind. Pero kung sakali man an na eto talagang gulong-gulo ka kasi sabi mo nga parehas silang anong tawag dito? Mabait, 'di ba? May mga good qualities and everything. Palagi mo lang sanang isipin an na si Tope, ang tagal nang inantay sa'yo, naging napaka-loyal sa'yo, sobrang loyal, hindi tumingin sa ibang babae na kahit anong gawin mo, alam mo yun, kahit lumayo ka pa, ikaw pa rin talaga. So sana gawin mong factor yung ano na yun, yung napaka-anong loyalty ni ano ni Tope sa decision making mo. May magandang komento rin ako na ito, sabi ni Gil Enriquez, mahal niya si Tope. Ayan, yan yung sabi ni ano ni Gail kay Ann. Mahal niya si Tope. Awa at utang na loob lang naman yung nararamdaman niya towards towards Earl dahil sa marami na ring naitulong sa kanya. Hindi ka magiging masaya kung ganyan. Actually, yun pa yung gusto kong linawin eh. Yun yung sinabi kasi ni Ann doon sa conversation nila. Diba? Na marami rin kasi siyang naitulong sa akin. Hindi na natin kung alam kung ano yan. Ano? Pero marami naitulong sa kanya si Earl nung nandito siya sa Maynila. Diba? O habang nandito siya sa Maynila. Pero talaga bang isusukli mo sa utang na loob is yung pakikipagrelasyon mo sa kanya? Isa pa yun sa you have to take into consideration, Anne. Hindi pinambabayad ng utang na loob yung pakikipagrelasyon. Diba? Or kung ganun man, wala kang pinagkaiba. Pwede ka lang din natin sure ha, kung yun talaga ang ibig sabihin ni Anna. Huwag din siguro, naman natin i-assume. Oh, hindi rin naman. Hindi rin naman. Pero sana nga wag. Kasi kung ganun nga, na parabang, sige, dahil siya yung nakasama ko dito, siya umaalalay sa akin, siya yung para nagbabantay na rin sa akin dito sa panibagong lugar na tinigilan ko. That's utang na loob, Bea. That's not love. Diba? That's ano, parang nagbabalik ka lang ng pabor na ibinigay sa'yo. Diba? Mm-hmm. Parang totoo rin naman. Valid din naman yan para sa akin na Gail. Thank you. At tama din yung ano ha, yung sinabi ni Tope kanina na mas lamang lang naman siya kasi siya na pagbigyan. Kasi magkasama sila doon sa Maynila. Uh-huh. Hindi lang kasi napagbigyan si Tope dito. So, ang talagang unfair is hindi si Tope for giving Anne choices, kundi si Anne for not giving Tope a fair chance to fight for her love. Parang ganon. Hanap tayo ng mga ano. Oh, ito. Meron ka ba nakikita? Maraming mga nagsasabi rin sa YouTube. Ha? Maraming mga nagkokomento sa YouTube. Pero ito, meron na raw nag-aaway, Bea. Oo. Nag-aaway po si Ma'am Fatty dito at si Ma'am Krisha kasi yung isa kampi kay Ann at yung isa kampi kay Tope from Jake Balanay. Nag-aaway. Sige. Wait lang. Tingnan natin. May nakita akong Jake Balanay dyan. Parang may nabasa ako na umiiyak. Bakit umiiyak po si Jake Balanay? Kanina pa daw umiiyak. Ba't ganon? Kasi nga siya yung ano, naiiyak daw kapag ka Dear MOR. Eto yung umiiyak. Gusto niya. Diba yan nga yung sabi? Kahit araw-arawin mo, Jake, iyak. Nakaka-relate. Hindi nakaka-relate. Iyak. Go. Si Darwin Rodolfo, naiyak po kami. Ay, ito ba si Ma'am Anita? O iba to? Ay, hindi. Darwin Rodolfo, naiyak po si Ma'am Anita sa kwento nyo ngayon, Popoy at Bea. Go lang kay Tope, suporta kami sa'yo. Sabi naman Joy Salvame, nakayaan talaga ang sagot sa lahat. Pero nakakaawa lang si Earl. Sobrang nakakaawa din si Tope. Oh, pati kami, pinagpapaisip ninyo. Dapat talaga yan si Ann. Naku, bang-bangin na yan. Sabi ni Kevin Minuya. Dapat mawala sa equation yan eh. Ay, magka. Si Kevin Minuya may cameo. Sabi niya, antagal, nag-antay, nasaktan, pero lalaban. Hanga ako sa fighting spirit mo, Tope. Sana lang mag-impisyan. Malay mo, balang araw kayo talaga. Wag lang ngayon kasi nasa relationship pa siya. So ano, mag-aantay na naman, Kevin? Ano, antay ulit si Tope na mag-break sila o mag-break man sila? Nagsasabunutan na raw yata sa office nila, Jake Balanay. Bakit? Ano kung nagsasabunutan talaga dyan? Gusto kong mag-apply sa opisinang yan. Alam mo, gusto kong mag-apply sa opisinang. Tila wala kayong ibang ginagawa. Parang hindi kayo busy, may oras sila magsabunutan.
Oo, may oras magsabunutan, may oras na umiyak, may oras na makarelate sa lahat ng kwento. Uy, saan ba yung office nyo? Parakit naman dyan. Thank you, Jake. Si Jenga ba, sabi niya, closure means ready to let go. Ready to let go. Yan po kasi ang kadalasan takbo ng separation. Kumbaga, kasama na kasi doon yung acceptance na wala na talaga kayo. Eh, di ba nga nagiging sila, Jenga ba? Wala pa. Uy, thank you so much pala kay ano, Jello Ramos. May padulas. Ganda daw ng story. Thank you, Jello Ramos. Si Papa P. Papa Piolo Pacquiao, my chica, you're brave. Worthy or not, at least you took your chances to finally let your feelings be known. Mm-hmm. Even if you fail, at least you won't have your what ifs in the end. Yes. Oh, nasabi ang nasabi, pero ngayon, meron pa kasing ano eh, meron pang baraha si Tupi eh, kikilos na rin siya. Kasi hindi naman talaga siya pinigilan pa ng napakalakas o ng alam mo yung firm, 'di ba? Yeah. You have to be firm in your decisions. Now, huwag ka maghahamon ng tara mag-usap tayo, tapusin natin 'to kung sa iyo mismo ay hindi pa tapos yung issue. And that's what is happening to Anne. 'Di ba? Wala. Bakit mo sasara yung issue eh sa iyo nga hindi pa sarado? 'Di ba? Hindi ka pa decided tapos ako pinagdi-decision mo na. Bate ka lang. Oh, unfair yan. Lalaban ako. Eh, iba naman ang POV ni Mary Jane dito sa YouTube po. Boy, sabi niya, Tupi, kung mahal mo, let her be happy. Hindi yung mas gusto mo pang maging magulo ang pag-iisip niya. Siguro may tamang panahon para pilian ka niya kung para talaga kayo sa isa't isa. Oh, maka-earn ito si Mary Jane. Wala ka. Yung producer natin, meron din input. Oh. Ayan, naapektuhan din. Oh, sabi niya, Ann, if hihiwalayan mo na, kung hihiwalayan mo na si Earl, anong ibig sabihin? Ayan, do right by him. Huwag yung dahil, ay, mas gusto ko na tong si Tope. Yan. Oo. Dapat daw, kumbaga malinis, di ba? Kung medyo alangan ka na kay Earl, edi okay lang naman lumipat. Basta magpaalam lang na maayos. Di ba? And at that's the ano eh. Huwag ipapamukha na merong ipinalit. Yun naman yun eh. Pero ang masasabi talaga ni McCoy guys is hashtag justice for Earl. Actually, nakakaawa yung mga soft-spoken si Anne. Kumbaga, para siyang harmless, parang lito, para siyang confused. But she's on top of this. Diba? Siya yung magdi-desisyon dito. Diba? Yeah. Kung sino ba ang pipiliin? Kaya Anne, kung nakikinig ka, kasi nga sabi, ang kwentong ito ay parinig. Parinig. Kaya Anne, please, make up your mind. Diba? Make up your mind. If you want to stay with Earl, you stay with Earl. Diba? Tapusin na ang lahat kay Tope. Linawin mo yun. Diba? Pero kapag ka, if you really want to experience the love at bigyan din ng chance itong si Tope, Eddie, you will have to say goodbye to Earl. Diba? Ganun lang yun. Pumili ka. Dapat mas firm na yung decision mo sa susunod ninyong pag-uusap. Okay? Yun lang. Okay. Bye. Okay. Good night. At dahil dyan, thank you so much ha sa lahat ng mga nag-comment for today's video. At magpasalamat na tayo po po sa lahat ng mga nagsipagganap. Sa ating mga dramatista, thank you so much. Kay Tupi, ang gumanap dyan, syempre Dan Capuchon. Si Brian, tropang Brian, Chan Palma tayo dyan. Si Ann, utang na loob Ann, Jamie Rubio. Si Tita Minta, Jackie G, maraming salamat. Si Pudra Kels, Jug Kama tayo dyan. Si Earl, kaya maka-Earl tong si McCoy dahil siya po yung bumoses. At si Dimaano, yan, Joko Loco, thank you so much. Ay, ako po ang na-stress kay Tupi, utang na loob, huwag kayong kumeme. At ang nag-edit po ng drama, thank you, Joko Loco. Yun, maraming salamat po sa Team Dear MOR. At syempre, eto pa po, hindi pa tapos ang linggo. Meron pa tayong story ang mapapakinggan bukas. At eto nga po ang aming patikim sa kung ano, lilituhin din ba tayo, aasa rin, iinisin, pero pakikiligin ng ating kwento for Dear MOR Friday. Eto, pakinggan nyo.
ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Namimiss, syempre. Kaya lang, sayang kasi yung mga araw na wala akong ginagawa rito. Nasa bahay lang ako. Hindi man lang kita matulungan na maghanap buhay. Hashtag Dear M.O.R. Lumayo. Lumayo? Naku. Ayoko na mga ganyan story ang paglayo. Charot. Ay, bukas po yan ha. At huwag kayong a-absent, sinasabi ko sa inyo. Dahil itong weekend, merong something special na kailangan i-celebrate. Ay, paparamdam sana na yata yung internet connection ko. Oo, Poy. Ang hina ng internet connection mo. Oo. Teka lang. Try mo maglabas-masok ulit para matino naman yung extra natin. Ano? Ano? Narinig mo ba ako? Oh, ayan. Okay. Sige. Bayan? Magpapaalam na lang? Ano? Na ano pa? Magpapaalam na lang po. Buti na lang sa mga duduluhan ka nagkaganyan. Oo. Mukha sa mga kamarkada ha. Huwag kayong aalis. Kaya kasi nga. It's going to be our Mother's Day special. Sa mga nakalimot dyan. What are you yes. doing? Yes. Okay, it's a Mother's Day special tomorrow. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Kaya halika na mga kapamilya. No? Mara. Sige, ikaw na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong Thursday afternoon na ito. Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. Gorgeous B, Bea Pose. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy. See you tomorrow!